Mga idol, paunti-unti na nga pong nabubuo ang lineup ng bawat koponan ngayong off-season, kaya oras na nga upang ipakita ko sa inyo ang pinakabagong inilabas na power rankings ng NBA. Ano nga bang koponan ang pinakamalakas sa ngayon? Siyempre, susundan na rin nga natin yan ang balitang kumuha na ng bagong point guard ang Golden State Warriors at ang balitang pinagtawanan ng Los Angeles Clippers ang bagong lineup ng Los Angeles Lakers. Kaya tara, simulan na natin to, mga idol. Dahil nga po sa mga pagbabagong naganap sa lineup ng mga teams sa pagbubukas ng free agency, ay naglabas na nga po ang NBA ng kanilang pinaka-updated na power rankings para sa darating na 2021 to 2022 NBA season. Well, nangunguna na nga po dito ang Brooklyn Nets na mas lalo pang yumaman dahil sa kanilang mga ginawang move, katulad na lamang ng pagkuha nila kay Patty Mills at ang pagpapanatili na kay Blake Griffin. Kaya di na nga nakapagtataka na sila ang itinuturing na pinakapaboritong koponan na magkakampiyon sa darating na season, habang bumagsak naman nga po sa pangalawang pwesto ang ating defending champions na Milwaukee Bucks dahil sa pagkawala ng kanilang player na si PJ Tucker. Bali, sinundan rin naman nga po sila ng Phoenix Suns at Utah Jazz na nasa pangatlo at pang-apat sa pwesto. At bagamat man nga po napakagaganda na mga ginawang move ng Los Angeles Lakers sa free agency, ay hindi pa rin nga po ito sapat upang tuluyan silang tumaas sa rankings, bagkus naging rason pa nga po ito upang bumagsak sila sa panglimang pwesto dahil sa paglamya nga daw ng kanilang depensa. Samantala, nakaupo rin naman nga po sa pang-anim ang Golden State Warriors, pang-pito naman ang Miami Heat, pang-walo ang Atlanta Hawks, pang-siyam ang Philadelphia 76ers, pang-sampo ang Dallas Mavericks, pang-onse ang Los Angeles Clippers, pang-dose ang Denver Nuggets, pang-13 naman ang New York Knicks, pang-14 ang Boston Celtics, Toronto Raptors, at ang pang-16 naman nga po ay ang koponan ng Chicago Bulls. Bali, hanggang dyan muna nga tayo dahil sila lang naman nga po ngayon ang itinuturing na contender base sa mga ginawa nilang move. Pero asahan na nga natin na magbabago pa rin ito sa kanilang rankings bago ang pag-uumpisa ng NBA season. Sa pangalawang story naman tayo, hindi pa rin naman nga po tapos ang koponan ng Golden State Warriors sa paggawa ng move ngayong offseason, dahil kumuha na nga po sila ngayon ng bagong point guard sa katauhan ni Chris Chioza na huling naglaro bilang parte ng Brooklyn Nets. Ayon nga po sa inilabas na balita ni Adrian Wojnarowski, binigyan nga daw po nila ito ng isang two-way contract bilang bagong backup point guard na hahalili sa kanilang superstar na si Stephen Curry. At kahit man nga po hindi siya ganun kahusay, pagdating sa pagtatala ng puntos ay malaki pa rin naman nga daw po ang makukuha sa kanya ng Warriors sa pagiging malakas at maingat na playmaker nito sa kanyang pag-a-average ng 8.2 assist at 2.6 turnover kada laro. Kaya masasabi nga natin na isang magandang move ang ginawa ng kanilang team ngayon. Sa panghuling story naman tayo, marami na nga pong mga fans ang pinagtatawanan na ang Los Angeles Lakers dahil sa pagkakaroon nila ng pinakamatandang lineup sa NBA sa pag-a-average nito ng 31.8 years old. Sa katunayan, ginamit pa nga po ito ng isang self-proclaimed na superfan ng Los Angeles Clippers upang pagtawanan sa social media ang mga veterano ng kanilang karibal na Lakers. Yes, mga idol, nakadikit na nga talaga ngayon ang salitang matanda sa koponan ng Lakers na hindi rin naman nila may tatanggi. Well, natural rin naman nga po para sa dalawang team na ito na magbangayan, given na hindi pa rin naman nga po na iaalis ang pagiging magkaribal nila. Ngunit may positibong epekto naman nga po kahit papano ang pagkakaroon nila ng mas maraming veterano dahil sa maibibigay nitong talento at experience. So that's it, mga idol, ang ating pangalawang pinag-usapan ngayon dito. Once again, this is your J-Zone TV. Don't forget to subscribe at pindutin ang notification bell. Siyempre, i-follow nyo na rin at bisitahin ang ating Facebook page. Isang malaking shoutout nga pala sa lahat ng Solid J-Zone TV na mga taga Metro Manila at syempre Cavite, Pampanga, at syempre sa lahat ng Solid J-Zone TV na mga taga Naga City, Cebu. Maraming salamat, mga idol.